Isang magandang hapon po sa ating lahat. Kay bilis ho ng panahon at magandang Nobyembre na ho. At sa panahong ito, inaalala po natin ang ating mga mahal sa buhay o mga ka-churchmate na lumisan na or naong sa atin. Tunay nga na ang buhay ay maiksi at ang kamatayan ay tiyak. Kaya mahalaga na nakahanda tayo at mahibahagi ang daan ng kaligtasan. Ang sabi ho sa Acts 13:47, "For this is the Lord has commanded us, I have made you for the Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth." Lahat po tayo ay tinawag upang ibahagi ang kaligtasan sa mundong ito. Di po man tayo makapag-share in public, pero hindi magiging sagabal ito upang maibahagi ang kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoon. Bakit hindi ho natin simulan sa pananalangin? Mark 11:24, "Therefore I tell you, whatever you ask in for prayer, believe that you have received it and it will be yours." Kamusta po ba? Patuloy po ba natin silang ipinapanalangin? At mainam din po sa ating panalangin na maibanggit mismo yung kanilang mga pangalan. Sino man sila na gustong makakilala sa Panginoon. Maibahagi ko lamang ho ang aking istorya kung gano'ng naging kabuti at kahanga-hanga ang Diyos sa aming pamilya. 2015, nung tuluyan ako nakakilala sa ating Panginoon na husto, at sa kasabay ng pagkakilala ko ay isa sa aking mga panalangin or laman ng aking panalangin ang aking pamilya na maidala sila sa ating church. Sa panalangin kong ito, hindi ko namalayan na unti-unti na palang kumikilos ang ating Panginoon. During this pandemic, naging opportunity ito sa akin upang maidala sila sa church sa pamamagitan ng ating mga live stream. Dito ho, sabay-sabay ho kaming nanonood at napagpapala. Kaya ho, huwag tayo magsawang at tumigil na idulog sila sa ating panalangin. Panghawakan po natin ang sinabi sa Acts 16:31, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Tayo ho ay manalangin. Diyos amang nakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Lord, sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Lord. Ikaw ang patuloy na mapagpala, Lord, sa buhay ng mga taong nakakapainig ngayon sa oras na ito ng iyong mga salita. Nawa ay ikaw pong patuloy na purihan, Lord, sa buhay na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mga biyaya, Lord, na pinagkakaloob niyo po sa amin at kahit na po sa nangyari sa mundong ito, Panginoon, during this pandemic, Lord, alam namin na ikaw, kumikilos ka, Lord. Ikaw, nandiyan ka upang gabayan at ingatan kami, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Ikaw patuloy na kumilos pa, Lord, sa mga buhay ng bawat isa, Panginoon. Nawa, hindi lang po namin ito marinig, hindi lang po namin ito basta nabasa, Panginoon, kundi may apply po namin sa aming buhay, Lord, yung mga napakinggan namin sa oras na ito. Ikaw na po ang patuloy na manghuna, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name, pray. Amen.